online www.rmf.fm. Zapraszamy. Kaya naman napakalinis nila kasi ayan oh. Mayroon mga garbage can talaga sila. Ayan, may tiyangge-tiyangge din pala sila dito. To regal, a wait. A few minutes later. Hi guys! Update ko nga kayo. At ito, nandito na kami ngayon sa bahay ng sister ng husband ko. Dumating kami ng 9:20 ng morning dito. So galing kami ng Paris ng alauna ng hapon, kahapon, Saturday. At ngayong Sunday, kami ng 9:20 dumating. So imagine how many hours of travel, almost 20 hours and 30 minutes kami almost na travel from Paris. Poland. So, ngayon, grabe, sakit talaga sa katawan, sakit sa ulo, hindi ka pa makatulog. Ang hirap pagsabas kasi mahaba yung travel, pero maganda siya kasi nga, maganda yung ambience ba. Yung kahit sa busy ka, hindi ka mag-board. Kasi nga marami makikita sa labas, talagang maano ka rin naman, ma-entertain ka rin naman. Kaso nga lang, ang mahirap lang talaga sa ganito, mag-travel. Kung sa taong naman ng bus, meron namang CR, meron namang toilet. Saka hindi siya komportable. Unlike pag sa mga toilet ka talaga ng mga gasoline station or mga restaurant, mga maliliit na restaurant lang para lang sa mga biyahero ba. Ayun, mas komportable ka sa ganoon. So ayun na nga, sa haba ng binyahe namin at ngayon na kami nakarating, almost 20 hours and 30 minutes yung total na biyahe talaga namin. Kasi from Paris to Germany, and Germany, kapuan pa sa hero doon, Germany to Poland. Then sa Poland, may mga village pa yan. Poland naman, na-transfer ko ulit ng another bus para naman eh, para dun sa destination talaga, tulad ng sa amin sa close walk yung village ng sister ko. So, ayun, inabot kami ng 20 hours and 30 minutes. So, ngayon buti at nandito na rin niya kami at para makapagpahinga. Hindi rin ako makapagpahinga kasi ang sakit sa katawan pa din, ang sakit sa ulo, na parang gusto ko nang lumabas, na excited na akong gumala sa labas. Kasi parang wala akong mood, ano na, pagod yung katawan. Pero yung asawa ko, grabe na. Ano siya? Talagang sa haba-haba ng oras na yun, kahit sumasakit din yung paa niya, yung asawa ko. Kaya nakakainin talaga. Tinan mo, nakaligo na nga siya eh. Samantala ako eh, sabi ko nga sa kanya, huwag na siya maligo kasi gawa niya yung haba ng binyahin namin, wala kami pang tulog. Siya nakaka-idip siya, pero ako talaga, as in, wala talaga. As in, 30 minutes na yung pinakamatagal. Then after ng gising, titingin na naman sa labas. Ayun na nga, wala ka nang makikita sa gabi. Nagiging talaga, alas natin ng passengers eh. Nag-iitip sila. Pero ako talaga, as in talaga, ang hirap. Eh, ganito ba? Ganito ako sa Piyari. Excited siguro. So, super excited ko. Kaya, ganun. Na-excite siguro ako. Pero, mahirap lang talaga pag sa puso. Pero, sa inyo nga, thankful pa rin kami ng bahay. Nga, wala yung sister ng asawa ko. Thankful siya. Ay, mas pag nilang sa amin sa bus station. Pero, ngayon yung asawa naman umalis kasi medyo nag-ano. Then, yung dalawang pamangkin nila dito sa bahay. So, mapapahinga lang siguro kami ng mga 1 hour. Then, kung makayanin, pwede kami lumabas kasi nag-a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 
pinaplano niya na yan. Pagdating sa pagkain niya, yan, pinaplano niya na talaga yan. So, yan talaga yung sinasabi niya pa kanina. So,
Ngayon, magpapahinga lang siguro muna kami. Ayun, nagbabalat-balat na rin kasi gawa ng lamig din dito sa pulang din. So, yun nga. Pahinga lang muna kami sa ngayon. Then, aalis kami para mag-shopping siguro ng konti lang muna ngayon. For ngayon dinner lang. Then, kung kakayanin mamaya, pag lumabas kami kasi maglalakad lang kami, malapit lang naman ang mga store nila dito, mga shop nila, malapit lang. Pero, most of the time kasi nagpa-car talaga sila kasi para mabilis pa. Pabilis lang. Maglalakad lang kami. Maglalakad para at least